baka may nangyari lang sa buhay niya, baka nag-heartbreak, baka nag-divorce, baka namatay. Baka nag-ghost yung advisor niya. Nag-ghost nung nililigawan niya or someone. Hello mga ka-Arky, kamusta kayo? And ano ba, advance happy Halloween. Yes, happy Halloween sa lahat ng mga ka-Arky dyan na nanonood. Kamusta Adriel ang Halloween dyan sa Singapore? Medyo walang Halloween ano dito. Ha? Sineselebrate ba dyan? Walang news eh, so parang wala. I don't know din dito sa NCR, pero di ba pre-pandemic, mga ano, may mga nagti-trick or treat at saka may mga Halloween decorations sa mga mall, pero wala rin ako nakikita ngayon. Mm-mm. Pero of course, doon nag-attend ako ng Mid-Autumn Festival. Yun lang, I think. Kailan ba yung Mid-Autumn Festival? Nung September. Because I think okay. May tradition yung Chinese na may lantern parade ba yun? Na okay. Ikot toward the spirits or something. Something like that. So yun ay parang Halloween related na event dyan, na based sa Chinese calendar yun. Mm-hmm. So anyway, since yun nga malapit na mag-Halloween and of course All Saints Day, All Souls Day, medyo related doon yung ating topic, which is anong yes. gagawin mo kapag ng ghost yung insurance agent mo. Kapag naging multo na yung insurance agent mo, anong gagawin natin, no? Hindi naman that's tayo right. mag-holy water, no? Kasi madalas tong concern, Adriel, yes. na there are people na lalapit sa atin for consultation asking mm-hmm. for advice regarding their insurance policies. And syempre, most of the time, hindi naman natin talaga memorize or hindi natin talaga alam kung ano ba yung mga terms and conditions nung policy nila. Kaya madalas nating sinasabi sa kanila na balikan nila yung insurance agent nila, kung sino man yung financial advisor na nag-recommend nung product na yon, kasi sila talaga yung best person to ask those questions. Lalo na rin kung meron silang mga concerns about their policy. Pero madalas din, sinasagot sa atin ay wala na daw silang contact, hindi nila alam kung saan nahahanapin, or nag-resign na or umalis na dun sa company yung dati nilang financial advisor. So, yun yung definition natin. No? Paano kung na-ghost ka na nung iyong insurance agent or financial advisor? Ano yung pwede nilang gawin? So, yes. Ikaw, Adriel, ano bang mga steps na pwede nilang gawin? So in the consumer side, no, what you can do is first to ask or check yung friends list mo sa FB or Instagram, sino yung mga active na advisors based sa current company na hinahawak mong insurance policy, no, because mm-hmm. sila yung easiest way to help you give a insurance advisor form, no, because kapag may insurance advisor form, normally you can change advisors and then of course, that new advisor will help you na on maintaining your policy, keeping track of your policy, and keeping you updated kung may mga new products that can help you or kung may mga certain events naman that can help you improve your finances. So that's mm-hmm. the first step, no? And then sa insurance side naman for the agent, no? So we'll tackle these two things. So first thing, huwag kayong mag-ghost, mga insurance agents. Always ready dapat yung Messenger nyo or LinkedIn or Instagram. Tapos sa mga advisors na may balak na umalis, it's best na mag-handover ka to a different advisor na trusted mo. That's what I actually did before I came to Singapore, and when I resigned, gumawa ako ng isang malaking group chat for all of my Sun Life clients. Tapos winifer ko to a certain financial planner na Sun Life din. Para at least, no, you can continue the contact and at least mapatuloy yung policy. Mm-mm. So ang sinasabi mo, Adriel, kunwari ako, meron akong policy mm-hmm. sa Sun Life, just an example. Tapos hindi ko na mahanap yung agent ko. Ang mm-hmm. ang
pwede kong unang gawin is mag-check sa social network ko or sa mga kaibigan ko kung sino yung connected sa Sun Life, tapos sila yung una kong lapitan. Tama? So, yes. Maghahanap ako na, ah, ito yung isa ko palang nung kaibigan ko nung college nasa Sun Life or yung pinsan ko pala nasa Sun Life. So, sila yung una kong lalapitan. Ganon, no? Tama ba? Yes, mas madali kasi yun kaysa mag-post ka sa forum, no? Dahil kahit sino-sino kasi yung magre-reply doon at baka mangyari ulit yung ghosting. Kaya just to be safe. Ang inisip ko kasi is, hindi ba dapat pumunta ako directly doon sa Sun Life or sa company mismo and then ask kung kanino in-endorse yung policy ko or baka nagbago lang ng contact details yung insurance agent ko kaya hindi ko na makontakt. Ano bang... Ideally, dapat yung insurance company mag-message sa'yo or mag-email na regarding that, no? That's why if the insurance company didn't do that, better na ikaw muna gagawin. And then that is actually the second step. So medyo nauna mo ako doon. But first things first, kailangan network first before going to the company. Because ideally, dapat yung company magsabi sa'yo na there will be a new agent that's handling it or should inform you, no, na may handover. But I think when I resigned, no, unfortunately, pang hindi yun nangyari because when I was talking to my clients, pang walang masyadong email from the parent company. Mm-mm. So, that's why I made the effort na handover na to a different agent just to be safe. Pero paano ko malalaman, Idriel, kung na-ghost na ba talaga ako or busy lang talaga yung agent ko kaya hindi ko mahagilap? Diba? Mabilis lang yan. Possible. Diba? Oo. So, how do I check that? Kulitin yung agent, no? Just keep messaging the agent. Tapos, if napansin mo na nagpo-post siya sa social media about X company or B company, tapos, di ka naman nag-reply or sinisinzone ka lang, let's say, mga 20 messages na, tapos sinzone lahat. Tapos, sa FB profile niya or LinkedIn profile or Instagram, nagpo-post pa rin siya ng sales niya or whatever, no, mga promotion niya for a company, then I think that's a sign na nag-ghost ka na niya. Because I have a client kasi who had a similar experience na may concern siya sa policy, tapos minemessage niya yung agent niya na MDRT pa, and then gina-ghost na, tapos hindi sinasagot yung concern niya. So I was the one who stepped in and then handled everything. Tapos nag-change advisor siya sa akin. Tapos nag-message ulit nung may change advisor form na yung kabila. Okay. Pero same company pa rin. Yeah, same company. Akala ko kasi baka lumipat na ng company. So active na siya sa, for example, active na siya sa Prulife, hindi na siya connected sa Sun Life. Under Sun Life pa rin. Okay. yeah, okay lang magbanggit ng brands kasi mga ano naman to, mga example. Basta yun. Paano kung yung insurance agent ko ay hindi ako satisfied dun sa quality of service niya. Hindi nga siya nang go-ghost pero sobrang tagal naman bago mag-reply pag may concern ako. Is there a way for me to initiate a change of advisor? Normally, may change advisor forms sa website. Mm-mm. So, you can always download that. Pero you have to fill it up . And then, how do you say this? Like, notify the insurance company na mag-change advisor ka. Mm-mm. So, most likely, baka hanap sila ng agent for you who can help you with your need. But most likely, someone near your vicinity. Dahil normally mga branches kasi spread out yan per city. So may branch sa Paranaque, may branch let's say sa QC, meron sa Taguig, meron din sa CDO or wherever. So, pero pwede rin akong maglagay doon na ito yung preferred ko na bagong advisor. Mm-hmm. You have to let the advisor know then. And yun nga, paano kung ayaw ng old advisor ko?
That I'm pwede not sure yun? Anymore. So best to contact the insurance company kung ano yung process doon. Because never pa ako naka-encounter na case na nag-decline yung old advisor sa change request. Oh, okay. Kadalasan kasi nag-approve or something. Oo. Well, kung mayroong nanonood sa atin na ka-Arky na alam yung pwedeng mangyari if ever na yung old advisor ay ayaw ibigay, nagde-decline doon sa change of advisory, sana ma-share nila sa ating comment section yung yes. ano yung sagot. At kung may updates din regarding the change advisor request, comment down below. Dahil yung knowledge ko is based 1 year ago. Baka kasi may bagong changes na depending on the situation. Yes. Tama. Tama. Yun. So, ano pa yung mga kailangan nilang malaman, Adriel, pagdating sa relationship ng isang client sa kanilang financial advisor? Lalo na kung medyo hindi responsive yung kanilang advisor at hindi nag-iisip sila na palitan. For those na nahirapan with their advisors, no? I guess reevaluate why you got that insurance, no, in that first place. And then if it still applies to you, then of course time to network, no, time to make new friends. Time to reconnect with your friends na advisor din. Tapos but always do your best to initiate the contact, no. Baka busy si advisor or baka may face, no, si advisor, hindi natin alam ano nangyayari sa buhay niya. So baka may nangyari lang sa buhay niya, baka nag-heartbreak, baka nag-divorce, baka nag-ghost yung advisor niya. Nag-ghost nung nililigawan niya or someone. Oh, mga ganun lang. So be the one to initiate the contact, tapos mag-exchange kayo if meron, no. It better kung nag-reply si advisor, that means willing pa siya to help you out and buhay pa siya, no, sa ginagawa niya. That's right. That's right. Okay, so meron ka pang gustong i-share na tips, Adriel? Actually, that's all, no, for today. Because it's alright. Already a while. So mga ka-Arky, ang pagbili ng insurance policy, hindi siya parang bumili ka ng delata sa tindahan na pagbili mo ay hindi mo na kakausapin yung tindera, no? So ang pagbili ng isang insurance policy ay also pagsisimula ng isang relationship with your financial advisor, kasi sila talaga yung mag-guide sa inyo pagdating sa inyong mga financial decisions. That's why kailangan meron kayong constant communication with your financial advisor / insurance agent. And through the years, habang binabayaran mo yung policy mo, etc., dapat nag-uusap kayo kung paano ba mas mai-improve yung iyong financial life, and if ever meron kang mga additional requirements sa iyong coverage or may mga bagong products na mas makakatulong sa iyo, yan yung mga dapat pinag-uusapan ninyo. Kaya sa akin, parang red flag kapag after ka bentahan ng isang agent ay hindi na ulit nagparamdam sa iyo. So that's definitely a red flag, and you have the option to find another advisor who can help you better. So kung mag-ghost man kayo nung inyong advisor ngayon, you don't need to worry. Madaling palitan yung mga yan. Basta yes. You just need to ask a friend who also works for the same company, or go directly to the insurance company itself para mag-request ng bago. So yun. Maraming salamat, Adriel, sa mga na-share mo. Sa mga ka-Arky natin, kung nagustuhan niyo itong video na to, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. Adriel? Of course, and don't forget to hit that notification bell para hindi kayo ma-miss ng isang mga videos natin. Alright, so with that, maraming salamat, Adriel. Maraming salamat, mga ka-Arky. And see you again sa next video natin. Alright, bye-bye! Bye!